For instance, Manny Pacquiao, who may have a promotional problem, getting a big fight at 130. You know, Max, that would be a great fight. Actually, I think that would be the fight of my dreams. You know, if Manny Pacquiao was to want to fight me, then we would go ahead and do it. You know, to me, that would be the fight of my dreams, because, as you know, they call him the Mexican assassin, you know, and I'm a Mexican-American, but at heart, I'm a true Mexican. Sobrang big deal ngayong henerasyon ang maging isang undisputed world champion, dahil bukod sa ikaw ang magiging numero uno sa dibisyong nasasakupan, kung makakompleto ang apat na major belt titles, ay makukuha mo rin ang respeto bilang pinakamalakas na mandirigma sa ibabaw ng lona. Sapagkat halos lahat ngayon ng mga boksingero ay pinupuntiriyang mapag-isa ang mga titulong WBC, IBF, WBO at WBA. Nito lamang ang isang kababayan natin ang nabigyan ng pagkakataon para maging undisputed champion. Dahil mula nung maging isang unified champion ito at talunin si Murujud Akhmadaliev, ay dito nabigyan ng pagkakataon si Marlon the Nightmare Tapales na lumaban kay Naoya the Monster Inoue para paglabanan ng apat na titulo sa Super Bantamweight Division. Ngunit tila wala pa rin katapat ang pambato ng Japan na si Naoya Inoue, at nabigo ang ating pambatong si Marlon Tapales. Nang pabagsakin niya ito sa round 9 ng kanilang bakbakan nito lamang nakaraang buwan. At matagumpay ang hapon na makuha niya ang kanyang pangalawang undisputed title sa kanyang boxing career. Tila ba parang napakadali para sa hapon na makuha ang mga titulong ito? Gayong hirap na hirap ang ating mga pambato ngayon. Ngunit noong mga panahong namamayagpag ang ating pambato ay nagkaroon ng pagkakataon si Manny Pacquiao na maging isang undisputed champion. Dahil ultimo ang ating boxing icon na si Manny Pacquiao ay hindi ito nagawa ang maging isang undisputed champion. Pero may isang pagkakataon noon na maaaring maging undisputed champion ang ating pambansang kamao noong panahong umakyat ito sa timbang na 135 pounds lightweight division taong 2008. Hinarap ni Pacman si David Diaz na siyang may hawak ng titulong WBC world title. Ano nga ba nangyari? Bakit hindi nagawang maging undisputed ni Manny Pacquiao noong siya ay nasa kanyang prime pa ng kanyang karir? Balikan natin ang istoryang ito, ngunit bago natin simulan niya, kung maaari sana, pakilike and share ng ating video at pakisubscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pag-akyat ni Manny Pacquiao sa 135 pounds lightweight division, ay hinarap niya agad itong si David Diaz na siyang may hawak ng WBC title. Kahit na si David Diaz ang kampiyon sa nasabing bakbakan, ay siya ang underdog sa laban na ito, sapagkat ito ang kasagsagan ng karir ng ating pambansang kamao. Kahit anong atake ang gawin ng kampiyon na si David Diaz, ay hindi ito makatama sa ating pambansang kamo. Dahil sa angking liksi ni Manny Pacquiao, bagkus ang pambansang kamo pa ang nakakatama ng napakabilis na iba't ibang anggulo ng mga suntok na siyang nagpahirap agad sa kampiyon. Maagang nagmarka sa mga mukha ni David Diaz ang mga suntok ng ating pambansang kamao. Dahil sa kaliwat ka ng suntok ang naipatama ng ating pambansang kamao, isama mo pa dyan ang malakidlat na kanyang uppercut. Dahil sa sobrang bilis nito ay hindi ito nakikita ng Amerikanong kampiyon.
division. No matter how hard. Perfect shot by. They throw it. The difficulty. You know, come back out just a little too fast. Nag-miss tulang human punching bag ang Amerikanong kampiyon sa mga kamay ng ating pambansang Kamao. Ganun pa man ay hindi pa rin ang panghihinaan ng loob itong si David Diaz. Patuloy pa rin itong nakikipagsagupa sa malaliyo na ating pambansang Kamao sa kabila ng kanyang delikadong sitwasyon. Pagkakataong ito ay tila ay sinasalba na lamang ni David Diaz ang kanyang sarili sa isang mabangis na tigre na lumalapa sa kanya. Habang ang ating pambansang Kamao ay mas lalong nagiging delikado ang mga kamao nito habang umuusad ng mga rounds. Tuloy-tuloy na sinasalo ni David Diaz sa mga opensa ni Manny Pacquiao sa round 9 at hanggang sa... Hindi na kinaya ni David Diaz ang hagupit ni Manny Pacquiao at tuluyan na itong humandusay sa lona. At dito ay nakuha ni Manny Pacquiao ang kanyang ikalimang titulo sa ikalimang dibisyon. Bago pa man umakyat si Manny Pacquiao sa lightweight division para labanan si David Diaz, ay hinahamon na ito ng isa pang Diaz. Ito ay si Juan Diaz na siyang may hawak ng tatlong titulo sa lightweight division. Manny Pacquiao who may have a promotional problem getting a big fight at 130. You know, Max, that would be a great fight. Actually, I think that would be the fight of my dreams. You know, if Manny Pacquiao was to wanna fight me, then we will go ahead and do it. You know that to me. Ang IBF, WBO at WBA champion. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo itong si Juan Diaz sa isang upset victory kay Nate Campbell at nalipat sa kanya ang tatlong titulo. Kaya naman imbis na labanan ni Manny Pacquiao si Nate Campbell para sa undisputed match, ay umakyat na lamang ito ng timbang at labanan si Oscar De La Hoya. Ito ay pinag-utos ng kanyang promoter na si Bob Arum dahil mas kikita sila sa laban kay Oscar De La Hoya kaysa sa Undisputed
title match. Kaya naman kung natuloy ang laban ni Manny Pacquiao kay Nate Campbell para sa undisputed title match, ay si Manny Pacquiao ang kauna-unahang Asyanong naging undisputed sa four belt era, at hindi si Naoya Inoue. Bagamat hindi naging undisputed si Manny Pacquiao, ay mas matimbang naman ang kanyang na-achieve bilang isang boksingero. Dahil siya lamang ang nag-iisang naging 8 division world champion sa kasaysayan ng boxing. Ang undisputed ay marami na nakakuha. Andiyan na si David Haney, si Canelo Alvarez, si Naoya Inoue at marami pang iba. Pero ang pagiging 8 division ay nag-iisa lamang. Yun ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.